kahapon Hunyo 28, 2012, winelcome sa West Mincom Grand Sa Camp Navarro ang bagong commander ng Joint Special Operations Task Force Philippines o JSOTF na itinlaga ng pamunuan ng hukbong sandataan ng Estados Unidos para dito sa Western Mindanao. Ito si Colonel Mark A. Miller. Ang seremonya na kung tawagin ay Assumption of Command ay dinaluhan ng iba't ibang mahalagang panauhin mula sa Armed Forces of the Philippines, mga prominenteng opisyal ng gobyerno at gayon din ng JSOTF-P. Pangunahin dito si Ambassador to the Philippines na si Harry Thomas, ang Director ng USAID na si Gloria Steele, Congresswoman and Deputy Speaker Maria Isabel Benclimaco, Zamboanga City Mayor Celso Lobregat, ang Commander ng West Mincom na si Major General Noel A. Cobalyes, at ang Commander ng Special Operations Command Pacific na si Major General Norman J. Brazanic Jr. Dumalo rin ang 530th Wing Commander na si Brigadier General Emeraldo Magnaye, ang Commander ng 3rd Air Division na si Major General Jose Tony E. Villarete, at ang Police Regional Office 9 Director na si Chief Superintendent Napoleon Estiles. Sinimulan ang seremonya sa pamamagitan ng formation of U.S. troops at ang invocation ay pinangunahan ng West Mincom Chaplain na si Lieutenant Colonel Benefranco M. Rada. Sa Ambassador's Remark, pinakilala at inisa-isa ni Ambassador Thomas ang mga naging accomplishment at mga reward na natanggap ni Colonel Miller. Attachment to his leadership, Colonel Miller has received numerous rewards, including the Bronze Star, the Test Meritorious Service Medal, and foreign awards such as the Zimbabwe Commando Badge, plus parachutist wings from France, Germany, and Zimbabwe. Welcome, Colonel Miller. Bagamat wala si Colonel Fran Baudet, ang dating JSOTF-V commander sa naturang lugar, binanggit pa rin ng ambassador ang mga naging accomplishment ng JSOTF sa pamumuno nito sa nakaraan. Colonel Baudet leaves behind a great legacy. His leadership played a fantastic role in the peace and security of this region. Bukod dito, itinampok niya ang mga kahalagahan ng mga naitatag na kasunduan sa pagitan ng US at ng Pilipinas ukol sa pagtutulungang militar na tumutugon sa pangailangan ng lipunan. Throughout all these meetings, we discussed the strengthening of bilateral and regional cooperation in humanitarian and disaster relief preparedness activities and enhancing our combined capabilities in responding to natural disasters. Si Major General Brzezinek ay nagpapahayag din ng kanyang pagpapakilala at pagpuri para sa paparating na opisyal na si Colonel Miller. Especially entrusted by Ambassador Thomas to achieve simultaneously U.S. mission objectives following the framework of the 3D strategy of diplomacy, development, and defense. And is charged by me to quickly gain and sustain your trust and confidence. Strengthening relationships, developing common processes, sharing tactics, techniques, and procedures, and harnessing the power of combinations to create opportunity. As Mark assumes command of this magnificent task force, he will work tirelessly to ensure certainty and credibility remains high, irreproachable, that as every action strengthens the strong bonds of friendship between the Philippine and American people, and that every DeSoto P member continues every day earning the privilege of being called a teammate with their Philippine counterparts. Mark, you're in the company of great men and great women, Philippine and American. Learn from them, take care of them, they'll take care of the mission, and treasure every moment of your time together. Now in the year that lies ahead, as always, may God bless the Philippines, the United States, our citizens and leaders, and our security forces. Isinalaysay din niya ang kahalagahan ng Joint Special Operations sa pagitan ng mga armed forces ng bansang Pilipinas at Amerika. Now your DeSoto teammates, they will remain committed to offering their special operations experience and expertise in areas like operations and intelligence fusion, targeting methodology, counterterrorism training, and developmental assistance. Pinahayag ni Colonel Miller sa kanyang talumpati ang pasasalamat sa mga nakatataas na opisyal sa pagtatalaga at pagtitiwala sa kanya sa nasabing posisyon at nagbigay siya ng ilang komentaryo. It's truly an honor to assume command of the Joint Special Operations Task Force. The operation to command,
The opportunity to command is something leaders aspire to at every level. It is not a privilege that is lightly bestowed, nor is one that I lightly accept. I'd like to thank Lieutenant General Cleveland, Major General Brosnick, and Director General Weider for trusting me with this responsibility. I would also like to recognize my predecessor, Colonel Fran Baudet. Matapos awitin ng U.S. Service Song, nagpakain sa mga panauhin sa pamamagitan ng isang reception na ginanap sa compound ng Show Martin Memorial. Para sa Balitang Filipino ng SambaTimes.com, Risa Lakbao nag-ulat.